Good morning, ayan. Magre-record tayo ng mga kalye rito sa Quezon City hanggang papunta ng south. Dito ako sa may Quezon City Circle. Ayan, Quezon City Circle ito. Harap ng City Hall, Quezon City Hall. Tapos ito, Quezon Avenue. Ayan. O, tingnan ninyo ah. Ang lagay ng traffic sa Manila, Metro Manila. Quezon City patungong south. Ito medyo maluwag pa kasi Quezon Avenue. Pero pati ho panahon parang hindi summer. Actually, makulimlim na parang uulan. Makulimlim na umaga ng Monday. Good morning, good afternoon, good evening sa mga kababayan natin sa buong mundo. Okay? Dito tayo magkasama ngayon sa ating additional channel, MA Pinoy TV. Ayan ha. MA Pinoy TV. Parte ng ating mga tinatalakay dito ay kasama na yung kalusugan, sports, entertainment, business, kasama na rin. At saka itong lagay ng Metro Manila sa traffic. Uy, dilim mo, parang uulan. Sana nga umulan para parang tagal lang hindi umuulan ho dito sa Metro Manila. O yan o. Nakikita pa yung plate number na ating sinusundan. Parang labo eh. Pero buti malabo. Ayan. Malabo naman eh. Diba? Kapagka... Kaso hindi naman yan. Okay? Ah. I-stop muna tayo. At stoplight dito sa may Quezon Avenue at saka kabilang Agham. Ayan, paglampas nito isang stoplight na naman Quezon Avenue EDSA naman. Ayun. So ayan, sandali, baka mahulog ito ah. Ang likot nito nga ngayon. Ayan, okay. So makulimlim po ang Mega Manila sa ngayon? At 13 Monday, March 13. Ayun. Nasa gilid tayo kasi nag-drive tayo po eh. Ayan. Sana ay huwag matraffic. Pero wala na yata. Lahat ng oras dito sa Manila, traffic. De, gusto ko lang itong ipakita sa inyo. Hindi paninira ito ha. Gusto ko lang ipakita para malaman nyo ano yung mga hindi nakaka-uwi ng ilang taon na. Or panahon na. Kung ano ang lagay ng Metro Manila. Ayan o. Eh, development ito dahil napakaraming sasakyan. Totoo lang po. Daming tao, daming sasakyan. Kaya ho talaga matraffic. So, southbound. From Quezon City, patungo ng south yung ating imomonitor. Para maindihan nyo. Okay? Ayan. O, sige. Parang gagalaw. Ayun. Ay, gumalaw na. Green na eh. Sige lang. Tingnan po na inyo. Ha? Pati yung takbo natin, mabagal lang. Pagdating sa dudo sa bandang ilang metro lang, stoplight na naman eh. Pero along EDSA, walang stoplight. So, sana tuloy-tuloy. Ang Pilipinas na inyong iniwan pansamantala. Ang Metro Manila na inyong iniwan pansamantala. Ito na ngayon. Ha? Na-develop na. Kahit pa paano, matraffic dahil sa dami ng tao at sasakyan. Yun lang ibig sabihin nun. Daming tao at saka sasakyan. Ganun talaga. Ay, naka-stop na naman tayo. Kaya, alisin mo na unang sasakyan. Yan, ha? Ayos, ha? Pa, ilang metro lang ito, mga 200 meters lang yata. Tama, EDSA na. Tapos pagkaliwa, ayon. Stoplight po eh, tigil na naman eh kasi may stoplight. So mula dito, after itong sana umabot, after nitong stoplight na ito, EDSA na southbound. Yan, wala nang yan, wala nang stoplight, tuloy-tuloy na yan, hopefully ganun. Pero kala ko dito lang sa Quezon City makulimlim, mukhang malawak yata buong Metro Manila ito makulimlim eh. Pero ito nakikiramay yung panahon sa nangyari sa paligiran. Sarap yung mga uuwi na probinsya, okay na okay.
malamig, masarap magbiyahe. Sabi, walang init, so malamig-lamig yan. Mahirap magbiyahe kasi pag yung mainit, tapos may kasama pa kayong mga bata. O, di ba? Eh, kung ganitong makulimlim, di ba? Parang punta ka ng Baguio City, punta ka ng Southern Tagalog, diretso ka hanggang Bicol. Ako, inaabot na naman, red na naman. O, ayan, o, titigil na naman din eh. Ha? Ang bilis ah. Parang ilang seconds lang yun ah. Stop na naman. Ayun, ayan po ah. Quezon Avenue. Quezon Avenue at Quezon Edge sa Quezon City. Dito nga tayo. Ayan, para kita nyo, yan, intersection eh. Ayan, para may idea. O, diba? Dali, daanan yata ng motor ito, nadaanan ko, bawal ah. Gusto tayo na sandali. Para yung mga motorcycle hindi natin naharangan. Ayun, ayan, okay? So, yung dulo na nakikita nyo, kasi nasa, tama ito, yung footbridge na yan, yung dulo papunta rin, yung papuntang Espanya. Parang medyo maluwag. Yung papunta rito, galing ng Maynila yan. Ito naman sa kanan ko, ito na yung pupunta ng North Avenue, punta ng puntang Caloocan, puntang Camanaba area. O, diba? Yun po yun. So, para may idea. Ayan, may nagkumakaliwa doon. Papunta ngayon yung mga, nakita nyo sa akin yan, yung papunta doon sa North Avenue, maaaring pata ng mall. Ayan, so iba yung intersection dito sa Metro Manila, pero parang ang labo. Ano kaya? Sa camera ba yan? Pero ang labo ah. Ayun dito. Umakulimlim lang talaga. Ayan. Ito nakita yung sasakyan kumakaliwa rito sa harap ko. Galing naman yan ng north, kakaliwa, papunta yan ng Quezon Avenue. Diretso yan ng Quezon City Circle. Pupunta ng City Hall siguro, pupunta ng Commonwealth, kung saan-saan. Crossing ko. Alam naman dito sa Metro Manila. Palikuliko lang. Maraming liko rito. Akala nyo, hindi lang sa inyo sa abroad dito. Marami rin nung pag hindi mo kabisado ang kalye rito, maliligaw-ligaw ka rin. Sa dami ng ano. Pag lumabas ka ng Metro Manila, lalo na yung expressway. Dito sa Central Northern Luzon, grabe ang expressway dyan. Papunta ka ng Cagayan, ano, papunta ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, dire-diretso La Union, Baguio City, sa kabilang side naman yung ano ba tawag ito? Subic Clark Tarlac Expressway. So pumunta ng Olongapo, punta ng Zambales. Mayroon pang bagong kalye ngayon na galing sa Tarlac. Tama ba? Tarlac to Nueva Ecija. Tapos mayroon ding isang kalye ngayon na galing ng Tarlac din papunta naman ng Zambales. Grabe ho dyan, maliligaw ka na pag 5 years, 10 years ka nang ginakaka-uwi ng Pilipinas, maliligaw ka na. Dito sa South, ganun din. Paglabas mo ng Alabang, naku, puro highway na yan. Papunta ng Southern Tagalog, papunta ng Bicol, punta ng Quezon Province, kung saan-saan. Roro, punta ng Batangas, go diretso ng Mindoro. Yun. Ayan, o, nasa Etche na tayo. Southbound. Sarap ng weather, ha? Walang init ng araw. Sana walang traffic kasi mamahal na naman ang gasolina rito bukas. Every Tuesday, nagbabago dito ang galaw ng fuel. Kaya bukas, increase na naman daw. Dati, yung dumaan ako rito, ang nagiging traffic ay doon sa may tunnel, sa may Cubao. Doon lagi ang traffic eh, wala ko ba? Tapos hanggang doon na yan, hanggang doon na yan, sa may Santolan. Lampas ng Campo Rami, Aguinaldo, lagi may ganang traffic dyan. Ano tuloy ito? Ayan o, maluwag ha? Sa ngayon, maluwag pa. Kaya maya, baka mag-iiba na yan. Mag-alas 11, tama, 10:30 ba? Mag-alas 11 ng umaga po dito sa Manila. Ayan, ng Lunes, March 13. Unang araw na hindi kayo umuwi rito ng mga 5-10 taon na. Itong itsang ito, marami rito nung araw, wala pang building. Ay, ngayon wala na, puro building na. Kaya nga wala ng whitening. Ito na lugar na ito. Nung araw wala mga building dito. Puro bakanting ano yan. Ngayon wala na, dikit-dikit na yan. Left and right yan, ng EDSA, north and south bound. Puro building ang katabi na. Mall, mga condo building. Tapos nakadugtong sa MRT, ayun, ang development. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa, mga nasa abroad, mayaman din ang Pilipinas. Marami lang intrigador, maraming chismoso, maraming pasaway, pero maunlad ang Pilipinas. Yeah.
maampun-ampun na yata. Ba't ba sari ito? Diba? Ala nyo, meron din kaming highway dito. Yan, alam, mabaga. Ito yung pinaka-highway namin dito. Babaw ka ng flyover. Mabilis-bilis. Bandang kaliwa nitong EDSA, ito yung mga tinatawag natin dati pa, ngayon din bus carousel, yung libre dati, pero ngayon may bayad na yan. Wala nang libre ngayon, ano ba ito? Lubak-lubak naman. Wala nang libre ngayon, dati libre dyan, ang haba ng pila dyan pag umaga. Eh ngayon ito ay tanghali na, wala nang pasahero, pero nandyan pa rin yung mga bus na, ay ito na, ito na naman ho, yung medyo mabagal, lagi naman dito ganito, medyo mabagal yung papasok ng tunnel ng Cubao. Yan, laging mabagal dyan. Iwan ko ba mabagal dyan. Yan na, muulan-ulan ng bahagya. Aba, umabo na yung salamin. So, ibig sabihin yan eh, basa na nga. Ayan. Wala naman bagyo. Summer. Talagang climate change. Dapat mainit, summer. Pero umuulan-ulan ng bahagya sa Metro Manila. Nakikiramay ang kalangitan sa mga hindi magandang nangyari. Sana huwag na maulit. Ayan, ako, ito na naman dito. Lagi dito ang ganito. Noong nakaraang kalabay, saan linggo ba ito? Dumaan ako dito, ganito rin lagi. Kasi yung tunnel, maliit lang. Ay doon nagsisiksikan. Yung ibabaw nitong kakanak ka, ito yung sa, ano, kaya ang pumuhay nito. Ayan o. Ayan o. Gumagalaw yung wiper natin. Kasi sana ko kayo ha. Hindi ko kayo ni-istorbo. Gumagalaw wala yung wiper natin kasi lumalabo. Dahil umuulan na maambon-ambon. Wait, parang yung mga bus terminal dito sa kanan. Parang wala rin pasahero. Oo, tanghali na. Yung MRT. Parang kanina pa akong dumadaan dito. Eh, wala pa akong dadilig dumaang MRT. Nasaan kayo yung MRT? Luma na rin itong MRT natin. Sa abroad, ang mga tren ay yung release ng tren ay magaganda. No? Tsaka yung mga ilang alaga, may maintenance na maayos, pati pintura ng mga skyway, ng mga ano ng tren. Ito dahil exposed araw-araw sa all weather, kaya parang kulang na sa kulang sa maintenance. Sipin mo, nakaka 13 minutes na mula Quezon City Circle hanggang Cubao. 13 minutes na kaagad. Bilis ah. Bilis ng oras. Hindi katulad sa abroad, kaya sa Europe, kaya sa Amerika, Canada at mga bansa dito sa mga kapitbahay natin na may mga highway. Ang 10 minutes, 15 minutes na drive nyo, di ba lalayo na nararating nyo kahit na merong speed limit pa. Malayo na rating nyo kasi wala traffic dyan. Eh dito po, hindi eh. Ayan, nakita nyo. Galaw-galaw lang. Kailan kaya ang Pilipinas magagaya sa abroad na, sa mga lugar po ninyo, mga kababayan natin sa abroad na puro highway? Dito, labas ng Metro Manila, puro highway, south at north. Pero itong mismong Metro Manila na po, bihirang-bihira ho dito ang walang traffic. Madalas mas mahaba ang traffic. Ito na oh. Puro ilaw nakita ko. Puro ilaw na pulay nakikita ko ng sabihin nakabreak yung mga sasakyan. Or mabagal na takbo kasi nga traffic. Oh yan oh. Ilaw natin kaya. Sabi nila pagka nasa tunnel mag-iilaw pa eh. Tunnel, Cubao, Quezon City, Metro Manila.
tingnan po ninyo yung mga motor dito, sumisingit-singit lang. Ibang mga driver dito sa Metro Manila compared dyan sa abroad. Sa mga probinsya, halos ganito rin yung singitan na singitan. Pag hindi ka marunong sumingit, eh, hindi ka makakarating ng maaga sa pupuntahan mo. Kahit mga private car dito, singitan na singitan. Ayaw manatili sa kanyang lane. Hindi katulad dyan sa inyo sa abroad. Sa America, Europe, Canada. Kung pupunta ka ng right, sa right side ka talaga. Punta ka ng kaliwa, sa kaliwa ka dapat. O gitna, gitna. Dito, lusutan. Bagal, oh. Parang 10K. Ano ito? Parang 10 to 15 kilometers per hour. Bagal. Parang lalakad lang. Tapat ng Farmers Cubao, Quezon City. Kaya madilim kasi meron dito hong malaking MRT3 station. Ayan. Nampasa tayo sa tunnel. After nito, tunnel ulit. Tuason tunnel naman. So, sa Along Edge, ha, dalawa lang maranasan mo rito. Anong tawag ito? Tulay o tunnel. Kala ko yung gasoline station na ito, ito yung controversial, hindi pala, iba pala may-ari nito. Kakulay, no? Gasoline station dito sa kanan, kakulay nung pag-aari ng grupo ni Manzano. Luis Manzano, kamusta ka na, sir? Kamusta ka na? Buti ka pa, parelax-relax lang. Yung mga nag-invest sa inyo, lumuluha pa rin until now. Alam kaya mababayaran sila. Alam kaya may babalik ang pera nila, may pag-asa pa ba? Mga OFW diyan sa Spain at saka sa Italy. At iba pa mga OFW na mga taga Southern Tagalog at Metro Manila, alam ko kayong biktima diyan. Napapanood na ba niyo sa television si Luis Manzano, napapatawa na naman? Natatawa ba kayo sa kanya o natutuwa ba kayo sa kanya o paano? Sabi niya, biktima rin daw siya, eh. Wow. Eh kaso, siya yung nag-promote ng gasoline station. Ang ngayon, bagal naman ng NBI. Hindi pa, wala pang resolution sa kaso. Tagal. Yan, dumilim na naman. Ano, bakit? Kasi nga, umuulan. Wiper, ayan. Yung kaliwang side ko, ito yung White House ni ng mga ano. Bakit yan? Parang hindi na White House, iba ng kulay. Yellow, at saka kulo na rin sa maintenance yung bahay ni ano. Ayun ang bahay. MR. Kailan ba nyo si MR? Ito ng bahay ni MR. Walang pamilya sa Cubao. Ayan naman, tunnel naman, pero maigsilang ito. Lunis na lunis talaga, oh. Everyday na talaga ito. Matagal na rin akong dati, araw-araw akong dumadaan dito nung ako ay nandun pa sa kabilang network, eh. Kaya nasanay na ako ngayon dahil bihirang-bihira lang dumaan tayo rito. Walang pagbabago, matraffic pa rin. Pwede nagmamadali. Kaya pag umuwi kayo ng Pilipinas, mga kababayan natin sa abroad, hindi lang OFW, yung mga gusto magbakasyon, yung mga matagal hindi nakaka-uwi, magka kayo sumakay ng ano mang, sinundo kayo ng inyong mga private car na mamahalin sa buhay dito, mula airport,
dapat may dala kayong tubig at saka pagkain. In case na matrapik kayo, may pang-ayuda. Uhaw at kung ano mang pagkain, lalo kung may kasama kayong mga bata. Huwag kayong sasakay ng kotse na sinusundo kayo ng inyong mahal sa buhay nang wala kayong dala kahit anong pwedeng pagpalipasan ng oras. Kasi nga yung traffic, hindi control. Meron namang skyway, pero parang hindi masyadong. Marami rin dumadaan, pero marami pa. Kasi skyway kasi mabilis. Patimbul sa mo, mabilis din mabawasan kasi ang mahal. Parang 300 plus yata from airport to Quezon City. Ay, dito naman sa Along Aydsa, libre. Kaya nga lang, libre ding mayamot ka rito. Kasi kung madali ka, ganito lang, gumagapang-gapang lang. Wala kang babayaran. May stress ka naman. Pero naman sa Skyway, mabilis ka, marami, malaki naman babayaran mo. Pero kung may pera ka, bali wala yung babayaran. Di ba? Parang ganun. Makulimling. Ano ba itong nasa kanan ito? Parang tindahan, puro tindahan ng baril ito. Ay, yan pala ito. Puro tindahan ng ano. O, tinan mo yung Santolan at saka yung flyover. Para yung puno. Gumagapang-gapang lang yung sakyan. Sana after nito maluwag na. Usually ganyan eh. Pagdating dito, pag after nito lumuluwag na. Sana nga ganun. Ako meron nga palang ano ah. Magagandang laro ng NBA ngayon. Mamaya po malalaman ko. Update ko kayo. Araw-araw, magandang laban, magandang laruan sa NBA na aking sinusubaybayan dahil isa ko sa ating mga nakakatuwaan ay sports. Mahilig din tayo sa basketball. Ang bola lang, walang hilig sa akin. Masarap tayo manood. Enjoy tayo sa panonood. Pang-relax. Kamusta na po kayo mga Pilipino sa ibang dagat, hindi lang po dito sa Pilipinas. Samahan po ninyo ako dito, ha? Po nyo akong pabayaan. Ayan. Paki na lang ho. Nakikisuyo na lang po ako sa inyo. Kayo po ay mag-subscribe dito sa channel na ito, MA Pinoy TV. Ah, lights lang po ang mga usapan dito. Walang hindi kayo mai-stress dito sa ating mga pinag-usapan dito sa channel na ito. Another channel po ito. Yung aking opinions, ayun, heavy yun, tuloy-tuloy po yun. Doon sa kabilang channel. Ito bago, MA Pinoy TV. Ayun. Bakit nagsisigsigan dito? Puro, nakita mo yung mga sakyan dito. Hindi kumakaliwa, kanan. Pero dapat diretso lang. Ganun ang buhay ng driver dito sa Manila. Kailangan mabilis yung kaliwa, kanan, kamay, paa, mata. Hindi pwede puro diretso, mapapag-iwanan ka. Nakita mo medyo lusot, pwede, lusot ka. Singit ka. Ayun. Uy, sipag ng mga metro aid, nagwawalis-walis sa flyover. Yan, ganda yan. Operation Linis. Ang mga alagad ng Metro Manila Development Authority. Sabi naman itong plate number ng taxing sinusundan ko. Hindi na nga halos mabasa, tapos parang gulo pa. Pinulat lang na sa ano. Ah, temporary. Nawala siguro yung plate number nito. Eh, sa gabi, hindi nga, sa araw nga, halos di mo mabasa. Hindi lalo sa gabi, ha. Kaya po medyo madilim, ha. Hindi po sa camera ito. Yung weather sa labas. Kasi ho, nasa labas tayo. Nagdadrive nga po ako, eh. Ayan, oh. Yan ang weather natin ngayon dito sa Manila. Makulimlim. Kaya madilim ho yung video. Walang araw. Actually, kanina pang umaga, sandali lang pakita yung araw na wala na. Ngayon, makulimlim. Parang nga uulan. Parang uulan. Ah, sana. Kala ko paglampas nitong Santolo na ito, walang traffic. Ganun pa rin, ah. Tiyan nga, nagbago talaga. Kahit sa kabila, gumagapang-gapang din yung northbound. Kailangan ko luluwag ito. Oh,
may mamang pulis na katayo dito kasi ho headquarters ng Campo Crame. May mamang pulis na katayo, headquarters po ito. Ito yung pinaka headquarters, general headquarters, national headquarters ng Philippine National Police. Yan. Sa bandang kanan, sa kaliwa, Campo Aguinaldo. Headquarters, general headquarters naman ng Armed Forces of the Philippines. Parehong dalawang kampong napakahalaga, parehong nasa loob ng Quezon City. Kaya mga taga Quezon City, protektado ng militar at polis. Eh, hindi lang Quezon City, lahat naman. Nandito yung dalawang kampo. Yun, bumilis ng bahagya. O, napansin nyo? O, yun ang buhay ng driver sa Manila. Minsan mabilis-bilis ng bahagya, minsan naman talaga gapang-gapang lang. ASEAN, puro karamihan dito po si European at American car. Lalaki. Matipresyon, laki. Kaya hanggang tingin na lang tayo sa mga luxury car. Ay, grabe yung traffic. Oh. Dinidilig yata ng panahon yung mga puno, kasi para yung mga puno dito sa Metro Manila parang hindi na masyadong green, kasi nga noong huling mga araw napakainit, marami na rin tuyo, kaya ngayon makulimlim na umaambon-ambon ng bahagya, makakadilig ba yan? Parang kakadumi lang ng kotse. Barangay Wakwak, Mandaluyo. Isipin mo larito, ito pa lang, ito pat na ito, ito na yung Mandaluyo EDSA, pero malawak itong Mandaluyo. Ortigas Center. Ayun. Dami na ng bagong building sa Ortigas Center. Ortigas Center po, para sa inyong kaalaman, tatlong lugar ang may-ari po niyan, tatlong city. Yung tabi ng EDSA na mga building na malaking ito, iyan po ay pag-aari ng City of Mandaluyong. Doon naman po sa bandang kaliwa, yun naman ang City of Pasig. Itong bandang una ha, nakapiraso Quezon City. Hanggang diyan ang Quezon City. Eh, itong Ortigas Center, mayroong property rito ang Quezon City, yung isang mall dito. Saka yung Edsa Shrine, Quezon City. Yun ang boundary. Pero ang malaking bahagi nito ang Ortigas Center, Pasig. Mas malaki ang Pasig. Parang 80% ng Ortigas Center, Pasig. Tapos itong kanang magkakatabi ng Edsa, ito na may Mandaluyong. Grabe yung development niya. Nakita naman yun. Puro building. Kaya hindi naghihirap ang Pilipinas. Marami lang chismoso. Marami intrigador. Okay, masyado nang papapaniwala doon. Nakala nyo walang development. Siksika na nga dito. Wala na nga paglagyan ng malaking mga property. Kaya nga dinevelop na yung mga probinsya ng mga highway para umusod ng labas ng Metro Manila ang development. Central Northern Luzon. Okay, tapos besides Mindanao. Ayan o, ganoon din yan. Ayun, medyo mabilis dito. Saan ito? Okay, ahati dito. Pag kumaliwa ka, gitna, puntang south. Pag kumaliwa, puntang Pasig. Sa kanan, punta ka dito sa Green Hills area, San Juan, Mandaluyong. Ayun, okay. Oh, makulit. Dali ah. Bakit ba itong nasa unahan ko? Only in the Philippines. Yung nasa unahan ko eh, tumigil. Well, hindi malaman. Malaman lang ilaw yung likod. Kaya kung hindi mabilis ang paa mo eh, mahahalikan mo yung puwit ng sasakya niya. Nag-break siya, wala man lang ilaw. Eh. Nagulat ako, nasa harap na. Dapat ang kotse ay laging okay ang mga ilaw.
mag-break ka, ano, kailaw yan. Tanong mo. Tanong mo, wala talaga. Bakit kaya pinapayagan yun? Ano, sa gabi, delikado yun, oh. Yung naka-break na siya, wala pang ilaw yung likod. Eh, mababangga ka ng ano. Tapos pag nabangga, galit pa. Alam mo dito sa mga Pilipinas, lalo tingin sa Metro Manila, kung papatupad lang dito yung rules and regulation sa mga private car o anong klaseng sasakyan, ako, dami hong mahuhuli. Ang dami ma-impound. Kasi hindi sumusunod yung ibang. Ibang nga, yun nga, walang ilaw. Dapat may ilaw na matino. Para pag nag-break ka, ang purpose ng ilaw sa likod, malaman nung kasunod mo na nag-break ka kasi iilaw. Pag wala, tako accident yun. Sa unahan, ganun din. Left and right, gano'n. Kung kakaliwa ka na, dahil may lights ka. Kaya malayo pa tayo sa makahabol sa mga developed country na may disiplina sa lahat ng aspeto. Dito sa Pilipinas, pasintabi na, ano, madalas palusot. Ayan, dito na tayo sa tapat ng madalas pinupuntahan ng OFW. DMW pala. Department of Migrant Workers. Blas Opley Building, dating POA, ngayon hindi na pala POA ito ngayon. Ano pala ito? DMW na. Dito kasi nag-uopisina pansamantala yung si Secretary Susan Opley. Wala kasi sariling opisina yung office DMW eh. DMW, kaya itong yung POA building dati, ngayon ginawa ng DMW. Ito yung pansamantalang opisina ng department na wala pa silang sariling office. Ang problema ng mga Pilipino sa abroad dito at saka dapat naayos sa opisina. Grabe yung Ortigas Center dito sa ang kaliwang side, ano? Grabe, parang Ayala Center, parang Daport, puro building nung araw eh, mabibilang mo lang ang building dito nung araw nga, talahiban ito eh. Eh ngayon eh, wala na, maunlad na talaga, grabe ang nakatayo na mga negosyong. Sana puno yan. Sana yung mga building na yan may tao. No? Baka mamaya wala naman tao. Kasi pag maraming tenants, maraming nag-business sa ilog ng isang building, ibig sabihin maganda ang ekonomiya. Pero kung building lang, wala namang negosyo. Eh. Kawawa may araw yung building, bayad ng bayad ka ng tax, walang income. Wow, nakaka 32 minutes na. In 46 seconds. From Quezon City Circle hanggang Ortigas Center. Kasi yung kaliwang ito, Ortigas Center, di ba? Quezon City pa rin nga itong kaperasong tapat-tapat ko. Galeriyang ito eh. Quezon City ito eh. 33 minutes na eh. Quezon City ka pa rin. Doon ka nang galing. Doon ka pa rin. Nandito ka pa rin. Pero seconds na lang. Hindi na Quezon City. Ito na nga. Mandaluyong na nga ito eh. Ayan, ito na ito eh. So sabi ko, Mandaluyong na po ito. Approaching, ano ba ito? Sio Boulevard. Tunnel. Na naman, tunnel na naman. Alam niyo dito sa Along Edsa, kung titignan mo yung mga building, parang pare-parehas. Isang may-ari. Maraming mga building dito, isang may-ari. Alam niyo kung sino may-ari niya. Left and right, grabe. Talagang pinus lahat ng bakanting lottery rito nung araw kahit na ano, binibilis, nilalagyan ng building kaya pare-pares yung style ng building kasi isang may-ari, isang pamilya. Wala palang pagbabago itong EDSA, laging tagal na itong ganito eh. Oh, tagal ko nang dinakakarating sa area ito eh. Nung nagbibiyahe ako ito araw-araw, natigil mula noong July, last July, di ba? Alam naman niyo kung dati kaya dito ako dumadaan noong nakaraan July. After July, wala na niya makapunta dito. Ngayon lang ulit ako dadaan dito. Ayan. Walang pagbaba ko yun. Madulas na ang kalye rito. Mukhang dito yata muling kanina. Labo, nasa labi, no? So, yun, ulit ko lang po ito. Ginagawa ko lang para ipakita ko sa inyo ang kalagayan ng Along Edsa, southbound. Yung northbound, halos ganito rin eh. Hindi ko nakakalayo. Walang pagbabago at lalo pang titindi ito kasi yung padami ng padami yung sakyan, padami ng tao, tapos wala namang widening, wala namang bagong kalye, so expected natin. Kaya para lang kayo magkaroon ng idea, yung mga gusto magbakasyon o yung mga hindi nakaka-uwi ng Manila, ano kaya ang itsura ng Manila, ano kaya ang itsura ng anong ayos ng Metro Manila, ito, ito na yun, overuse na kalye, 24/7 operation dito sa Along Edsa. Kaya nakita nyo parang magalaw, bukol-bukol.
Ha? Kahit nakagagawa lang eh, sa dami ng gumagamit, masisira din. Dali lang po at yung nakikita nyo, wiper kasi lumalabo yung salamin. Umuulan po rito ng bahagya. Summer na umuulan. Nang bahagyang ulan. Dito, no? Pag hindi ka tumabi, sisingi, ayan, no? Tinan mo, kinakat kang ganyan, no? Dito lang sa Pilipinas, sa abroad, uy, ano ito, bodyguard ba ito? Ay, bodyguard nga. Kaya naman pala, eh. Nakabaka pala yung puti, eh. Ayan, no? Yun, dumaan dun sa, ano, yung kali ng bus carros, eh. Pag ganyan dumadaan dyan, mga, ano, mga pasaway na VIP, kunwari. Halatang halata yung mga walang disiplina, nanggugulang. Kita nyo, yung dalawang sakyang sumingi sa aking harap. Ah, mga VIP yun kasi nakamay backup eh. Ganyan yung ugali ng mga Pilipino. Napuesto lang sa kung anumang posisyon sa pamahalaan, lalamang. Tapos doon pa dumaan sa bawal. Alam nyo, itong kaliwa ko, ito yung daanan ng bus carros eh. Pero doon siya dumaan na yun, ang bilis yung malayo na. Okay, pero hindi naman niya alam na ng iba na kung sino sakay doon. Diba, abuso yun, diba? Pag sinita mo yun, galit pa. Kasi VIP raw sila. Iyan ang mga opisyal sa Pilipinas. Hindi naman lahat, pero may mga gumagawa ng ganyan. Nanggugulang, sa kalye pa lang nanggugulang na, nanglalamang na. Sipin mo, kami, mga private car, dumaan kami rito, hulihin kami. Kasi bawal yan, eh. Dadaan dyan, dapat mga bus carousel yan. Okay, pero dahil sila may bakapaka, kung sino man ang sakay doon, hindi ko malama kung sino. Yun, dumaan doon, wala sumista. Eh, sa ibang bansa, walang ganyan, di ba? Walang palakasan sa abroad eh. Pag lumabag ka sa batas traffic, hulihin ka. Mananagot ka dito, hindi. Pagka may backup, di na sinisita. Okay, nakita nyo, layo na niya. Eh, mali yung dinaanan niya. Anyway, naikwento ko lang kasi bigla akong kinat. Kaya pala sila sumisingit din pala eh. Sila daw ay VIP. VIP mo, mukha mo. Ayan, ang bus. Ayan, sa kaliwa ko, ayan ang bus. Ayan. Bus carousel niya, dumadaan yung public transport. Daanan yan, sila lang ang dapat yan. Yung mga VIP, yung mga abuso dyan na rin dumadaan. Kami dito sa labas. Bah, malakas ang ulan dito. Bakit may tubig-tubig dito? Mandalo yung city pa rin, pero dalawang kimbot na lang, Makati na. Lapit ako rito sa ano? Yung headquarters ni BBM nung eleksyon. Actually, kanila itong building na ito eh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yata yung mga private office na mga Marcos. Dito lang yan, bago dumating ng tulay ng Guadalupe. Sa kanang side, nandiyan po yung building ng Marcos. Headquarters ng BBM yung anong eleksyon. Eh, ako, mayroon pa rin akong nag-opisina dyan hanggang ngayon. Wah, maulan dito ah. Kanina, bakit basang-basa yung kali? Quezon City, parang ambon-ambon lang eh. Dito, basa talaga. Boni Avenue, Boni Station sa MRT 3. Yan, pag sinabing station, Boni Station, Mandalo yung city. Ayun yung building ng mga Marcos, oh. Headquarters, nasa unahan ng kulay blue. Ngayon po yung nasa unahan ng kulay blue. 200, 300 300 meters na lang. Ayan o. Sa likod na maliwanag na orange na yan. Yan likod niya yan. Yan yung building headquarters ni BBM. Yung eleksyon. Hanggang ngayon kanila po yan. Building na yan. Ayan. Alam ko dati ng eleksyon. Daming tao lagi dyan. Ayan. Yan ang building nila. Sa kaliwanag. Sa kanan natin. No? Tahimik na kapaligiran. Dati just tapat na yan. Dito, daming tao lagi na yung lana. Halos 40 minutes. Quezon City Circle to Makati. Kasi Makati, ano to? Boundary ito ng Makati, itong tulay na ito eh. Boundary ng Makati at ang Quezon ng Makati at Mandaluyong ang tulay na aking kinalalagyan.
sitwasyon. Doon lang talaga naiipit eh. Saka yung approaching ng Ortigas Center, kasi mayroong Ortigas Center kumakaliwa, nasa kanan, pinakakaliwa pa naman. Pero after nun eh, di ba? Mabilis-bilis na hanggang dito. Ah, mabilis na po. Ito. Yan ang Metro Manila. Nagmamadaan ako, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, now in Makati na. Nasa Makati na po ang MA Pinoy TV. Huwag po kayong makalimot ha, mag-subscribe. Okay? Yung notification bell. Tapos like, share, or paki-post po ninyo sa inyong mga sariling account itong ating mga pinag-uusapan dito sa ating bagong channel. Ah, MA Pinoy TV. Ah, pero huwag kayong aalis dun sa Mike Abby Opinions channel, kasi tuloy-tuloy po yun sa Facebook and YouTube channel, yung Mike Abby Opinions tuloy-tuloy. Ito additional channel lang natin na pinagsasamahan. Ah, nasa Makati area na umulan. Ako, madulas ang kalye, mga driver, kapwa ka driver, ingat lang. Yan ito, ganitong klaseng basang kalye, ito yung madulas. Pag hindi ka naging maingat at tutok ka ng tutok, eh malamang mahalikan mo yung kotseng sinusundan mo nang wala sa lugar. Nandito na ako sa isa sa mga lugar na mayaman sa bansa at sa Pilipinas. Kung di ako nakakamali, number 2 yata itong Makati sa Metro Manila. Kasi ang Quezon City ang number 1 pinakamayaman na city sa buong Pilipinas. O di ba? Ngayon Makati sa pangalawa. Manila, pangatlo lang eh. Pag-iwanan yung Manila, iwan ko ba kung anong problema nila. Oo. Okay. Ganito pa rin. Tagal ko ng last July pa ako nagpunta rito. Dito lang ako sa Metro Manila, pero noong July pa ako huli nagpunta rito. Ano ngayon? April na. Walang pagbabago. Traffic pa rin kahit na ganitong tanghali na. Alam nyo sa umaga, yung rush hour din tawag, alas 5 pa lang, minsan alas 5 pa nga lang. Alas 5 hanggang alas 9, grabe hong traffic dito. Talaga hong dikit-dikit. Maswerte pag gantong oras. Medyo maluog pa eh. Tapos uulit to, alas 4. Dapat alas 5 hindi, alas 9 ano, alas 3 pa nga lang. Yung northbound naman ang matraffic pagkaho sa badang hapon. Drive po tayo, pasensya na po kayo, nasa gilid lang ako kasi nagdadrive tayo eh. Pinakita lang ako sandali, baka sabihin nyo eh nagtatago ako, hindi po, nagdadrive ako, kaya pinapakita ko yung kalye. Kaya na, sige, balik natin kasi wala na sa flyover. Yun, labas na, maliwaliwanag na ulit. Pati nga tayo malaking tarpaulin dito. Dati maraming tarpaulin dito. Parang nawala. Wala nang pambahay sa tarpaulin. Lalo mong bagyo. Bakit ang wala kakunti yung tarpaulin dati. Dito ang lalaki ng tarpaulin dito sa Makati. Parang yun, wala na yata. Nagbawal ba? O nagtipid na rin. Ang ads na lang ay nasa social media. Kasi ang advertisement ngayon ang malakas sa social media. Kasi ano yan eh, 24 hours. All over the world kasi yung social media. Pag naglagay ka ng tarpaulin niya naman dito, mahal-mahal ang bahay sa tarpaulin. Tapos makakakita, may napadaan lang dito. Kaya siguro ganyan. Ayan ang Mega Manila. Malamig-lamig dahil umulan. Kita mo, wala ng traffic sa Mandaluyong at Makati. Sa Quezon City lang area talaga kanina. Tunnel na naman ito. Ayala Tunnel. EDSA Ayala Tunnel. Oh, madilim. Dito madilim. Kailangan ditong ilaw. Pwede walang ilaw dito. Mahaba itong tunnel eh. Mahaba-haba ng bahagya compared to sa iba. Dito.
tayo kasi SOP yan. Basta nasa tunnel, nagmamaneho kayo dito at sa abroad, dapat may ilaw. Alam natin ang wiper, dali madilim. Ayan o. Doon sa hindi pa nakakadaan dito mga Pilipino sa abroad, ito yung Ayala, Edsa Ayala, Makati, tunnel. Dilim o. Parang gabi. Kala nyo, kayo lang may tunnel ha, meron din kami. Ayan o. Diba? Diba? Meron din kaming Skyway. Ano Skyway meron? Skyway. Meron din kami Subway. Malapit na. Ginagawa na yung Subway from Quezon City to airport. Na hopefully by 2027 yata. Yung ba yung target? Parang basta nga itong under Marcos administration eh, mahaba-haba ang magagawa. Itong Subway. From Quezon City, Balian, ano ba tawin? Greeno Avenue, at saka, ano ba yung lugar? Valenzuela, doon magsimula yung ano, yung subway, sa ilalim talaga. Pupunta ng airport dyan, diretso po ng airport. Diretso ng Parañaque, kasi Valenzuela to Parañaque yung subway. Kasi yung airport, sakop ng Parañaque, yun, bilis dito. Traffic dito, ayos ah. Approaching ano, Magallanes. Ang Magallanes, by the way, ay Quezon City, ay Makati City. Pag kumanang ka dito, papuntang Maynila. At saka papuntang Alabang, yung gitna. Ah, ito naman kaliwa, pupunta ng airport. Ayan. Tour guide ang dating tuloy ah. Yung kanan, papunta ng Maynila. Pag gitna ka naman, iikot ka sa, ya, dito sa Magallanes. Papunta ng South Alabang. Yan. Ito naman dinadaan ako, pupunta ng airport. Pwede yung airport 1, airport 2, airport 3, or airport 4. Yung airport 4, yun naman po yung domestic. Ayan. Uy, yung laki ng manok na ito. Mataba pa rin. Pero malaking manok dito sa kanang bahagi. Oh, lilim. Okay ba si aeroplaning ganyan kulimli? Okay lang naman, kulimlim niya. Parang ang dilim ah. Ang dangit din makita yung lahat taas. Walang araw talaga. Kaiba yung weather ah. Ano ba ito? Pasay na ito. Pasay ba ito Makati? Pasay na, tama. Pasay na ito eh. Kasi pagkakit ng tulay na ito, pagbaba mo, tramo na eh. Pagbaba mo ng tramo, kakanan ka lang ng bahagya. Tapos bandang kaliwa, yun yung Terminal 4. Ayan, pag kumaliwa ka naman, Terminal 3. Pag dumiretso ka naman, yan, Terminal 2. Pag kumanan ka dun sa may Andrew, ano ba yan? Andrew Highway ba yun? Terminal 1. Traffic dito sa kaliwa o papuntang palabas ng Ross Boulevard yan. Yung dinadaanan ko mabilis, ito yung approaching another flyover. Papunta ng mga terminal na binabanggit ko. Ayan. Bakit sa Quezon City lang traffic? Mayor Belmonte, sa lugar mo lang matraffic ha? Dito sa San Juan, Mandaluyong at Makati at Pasay, wala naman. Along Edsa ang pinag-uusapan natin. Sa mga liblib na lugar baka o naka 49 minutes tayo Quezon Avenue, Quezon Avenue. Quezon City Circle hanggang ano ito, Pasay. Approaching tramo. 49 minutes, aba, hindi naman pala, hindi naman masama. Ha? Not bad, sabi nga nila. Kasi alam nga ng oras, kung umaga ito ay nako, dalawang oras 'yan. Dito ba ay traffic dito kasi hindi pa pala tapos. Ginagawa dyan, yun ang problema rito sa papuntang tramong ito eh. Maliit ng kalye, pagbaba mo ng tulay, maliit ng kalye may ginagawa pa. Yung mabahan, bumper to bumper na naman. Dito yung ano, marami na bibitin. Yung halimbawa yung na-traffic ka. Tapos dito ka na sa area ito no. Kumbaga sa ano, abot kamay mo na yung airport. Kasi kaunti na lang, airport na yan. Kung saan mapupunta, kaliwa, kanan, Terminal 1, 2, 3, 4. Tapos biglang maiipit ka rito. Yun ang mahirap. Eto na, bumper. Bagal na naman kasi nga ho may ginagawa sa gitna. Ano ba ito? Tagal lang ito, hindi pa tapos.
dito lang bandang unahan nito, dito yung opisina ng airport, ano ba yan? Office of Transport Service. Ano? Office of Transport Security, yung controversial na nakikialam sa bag ng may bag, bulsa ng may bulsa, rilo ng may rilo, turista, di ba? Dito yon. ATS, Office of Transport Security ng Department of Transportation. Bandang unahan lang. Tagal lang ginagawa nito, Beto. Ngayon ginagawa pa rin. Dapat pa ito lagyan ng Skyway din. Nang ano, Skyway, tama. Nang, ano ba tawag doon? Flyover ba? O, dugtong na sa airport. Dugtong na lang doon sa Skyway na yun. Kasi yung dulong yun, Skyway na yan eh. Yung papuntang tinamor dito sa, yan ang tinamor sa Pilipinas. Ano yan, nakita nyo. Mayroong motorsiklo sa gitna, yan. Pasaherong estudyante. Tapos kakaliwa dito sa bawal. Ayun, yan ang Pinas. Ayun, may ayun pala. Baka nga ito yung ginagawa. Dito nga, siguro gagawin niya ito ng ano. Kasi, wait. Gagawin nga ito ng ano, ng stage. Ano ba itong ginagawa ito? Parang Skyway din. Kasi yung dulo, mga ilang, wala na isang metro eh. Skyway, nakita ko na Skyway. Kaya yung pupunta ng airport, tapos pagka kumanang kaya na pupunta ng Balintawa, Quezon City, yung mabilis na Skyway yan. Yun. Yun. Skyway kaya ako mamaya pagbalik. Para makita naman yung bilis ng Skyway. Mahal nga lang bayad dyan sa Skyway. Mahal ng gasolina, mahal pa rin yung Skyway. 300 plus eh, pagaling ka ng airport. Balikan, 600 plus. Tapos bayad ka pa ng parking. Kaya yung mga sumusundo sa airport, tagahatid, hindi na pumaparada. Pagbaba, alis na. Gusto niya pag sumundo sila, nandiyan ang aeroplano. Eh kaso hindi naman wala natin yung control, yung paparada ka pa rin. Nabawasan yata ang sumusundo ngayon. Dati nung araw, paramihan ang sundo ngayon, babawas na. Kasi makinga ng parking, mahal gasolina. Bakit dito lang naman ho sa Pilipinas yan? Sa abroad, walang sundo-sundo eh. Kung gusto mong biyahe, umalis ka mag-isa mo. Gusto mong dumating, dumating ka mag-isa. Ganyan ang buhay sa abroad eh. Sa galing? Europe lang. Sa kapunta? Europe lang. Ganyan sa kanila oh. Nag-iisa yun. Walang hatid-hatid dun. Walang hindi uusad dun ang hatid-hatid sa airport sa kasundo. Umalis ka mag-isa. So, umuwi ka mag-isa. Hindi ka turun sa Pilipinas. Isang buwan pa lang bago mag-abroad. Ang dami magpaplano naghahatid isang jeep. Kaya yung mga parking lot sa airport dito kumikita sa mga pumaparadang ano naghahatid sundo na galing sa probinsya. Pero kultura ng Pinoy yun, hindi naman bawal po yun, aligayahan ng Pinoy yun. Ay, kukuwento ko lang. Ba't may mga estudyante na sa kaya labas na ba? Anong oras ba? Alas 12 na ba? Alas 11. Bakit may mga ano na? May mga batang tumatawid na sa kalye na parang kasusundo lang kuya kati. 11:20. Aba! Magtatanghalian na naman mamaya. Kaya dito po sa Metro Manila, usong-uso na ho yung van na may bed, may CR. Kasi pag nata-traffic nga eh, gusto mo matulog ka, tulog ka na lang. Kung may driver ka naman, di ba? Kung gusto mo mag-CR, makakapag-CR ka. Ay, usong-uso rito yung van na ganun. Yung binabago yung mga upuan sa likod. Yung good for 12 person or 10 person ang sakay sa mga van. Wala na ngayon, dalawa, tatlo lang sakay. Kasi ginagawa ang kama, sofa bed, tapos yung likod, CR. Kaya kahit matraffic. Minsan nga, ginagawa pa ng table, doon nagtatanghalian, doon nagdahaponan. Yung may mga kaya, bumibili ng mga sasakyan. Tapos inaayos yung likod, binabago yung likod para magkaroon ng pahingahan at kainan or mag-CR kung kinakailangan dahil nga yung traffic. Pangarap ko rin yun, yan nyo. Bibili rin ako yan. Nung may bed sa loob ng van. Di ba sarap na magbibiyahe ka, tutulog ka. Kung may driver ka, huwag ko matutulog. Kaya may CR. Usong-uso ngayon dito yan. Ito yata yung sinasabi ko eh. Ito yata, ito nga.
Office of Transport, ano ko niyan, Office of Transport Security. Naku, dito na ho tayo sa may tramo. Ay, bakit, ay, kaya pala dito ang traffic. Ay, ito, dati hinuhukay lang ito. Ngayon may mga poste na. Ay, extend pala dito sa along tramong ito, yung Skyway. Dudugtog doon sa Skyway. Yung Skyway, nakita ko yung mataas ng tuloy na yan po yung Skyway, papunta ng ano yan. Punta ng, yan ang Skyway, papunta ng Ross Boulevard, papunta ng Justado Macapagal Boulevard. Yun, papunta ron. Pagkakumanan ka naman, pag nandiyan ka sa, yun naman yung highway, papunta ng Makati, punta ka na Maynila, papunta ng Quezon City, hanggang Balintawa. Diretso ka na hanggang Luzon. Central, Northern Luzon. Ayan. Sa, bah, alos, 56 minutes na tayo. Siguro mga ilang minuto lang i-off na natin kasi malapit na rin ako sa pupuntahan ko. Sana yung pupuntahan ko dito ay nandito pa. Bukas kukwento ko sa inyo kung ano yung aking pinuntahan dito. Bukas ko kukwento sa inyo sa television o sa radyo. Ano ang aking madi-discover dito para malaman nyo, di ba? Or public, ano naman yan. News yan eh, para sa public. Pupunta ko rito, magkakapa kang balita. Sana walang balita. Sana good news. Yun, good news dapat. Kaya bukas sa television, abangan ninyo, may babalita ako sa inyong good news. Sana nga, good news. Yung pupuntaan ko rito. Kasi, sa kapakanan ito ng mga Pilipino sa abroad. OFW kayo, or mga Pilipino nasa abroad, na nagpapadala ng kung ano-ano sa mga mahal sa buhay. Dumadaan sa customs, dumadaan sa postal. Yan, may idea na kayo kung anong ibig sabihin ng babalita ko sa inyo. Yung mga kargamento, pinapadala, yung mga package, mga kung ano-ano. Yan po yung aking lakad dito. Aalamin ko dito sa customs, airport, at postal. Gaano ba kabilis? Bakit ba nalilate? Anong problema nyo? Anong problema nila? Yan ang ating abang. Sandali, saan tayo? Di malapit na, yun na yun eh. Sige. Ito na yung circle. Tapos pagdating yun na yun eh. So, okay. Siguro. Dahil lapit na ho ako dito sa pupuntahan ko eh. Ang samantala, paalam muna po. Huwag kayong makalimot. Mike Abe or MA Pinoy TV. Yan po yung ating channel. Samahan po niyo rito at may mga kakaiba mga kwento, mga lives na mga topic na pinag-uusapan nandito. Circle. Ito na yung tramo. Circle. Malapit na. Doon nyo lang yun. Sige. Paalam mo na muna po ako. Baka may yung kotse rito. Kito sa Pilipinas, ganito. May bumabalagbag na kotse sa harap mo. Bigla na lang. Kaya kailangan mabilis ang batat kamay mo rito pag hindi. Baka kung sa kadaling. Ayan. Dito muna tayo. Paalam na muna ako. Okay, makalimot. Mag-follow or subscribe. MA Pinoy TV. Salamat po.